Kasi sabi ng Panginoong Jesus sa Matthew 15:11, "What goes into a man's mouth does not make him unclean, but what comes out of his mouth, that is what makes him unclean." So sabi ng Panginoong Jesus, hindi mapaparumi ang espiritu ninyo ng anumang lululunin ninyo. Ang nagpaparumi sa espiritu ng tao, yung salitang lumalabas sa kanyang bibig, hindi yung pagkain pumapasok dito. So sobra na ironic na may tao ang selan-selan, hindi makakain ng marumi, pero kayang-kayang makipagchismisan. Mas masahol yon, mas marumi yon sa paningin ng langit. What we say and what we repeat can make us unclean in the eyes of heaven. Matthew 12:36-37, again the Lord Jesus speaking, "But I tell you that men will have to give account on the day of judgment for every careless word they have spoken. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned." Binibilang daw ng langit ang bawat salitang namumutawi sa ating bibig, at ito'y ating ipagsusulit sa araw ng paghuhukom. We will be accountable for every careless word we speak. And careless doesn't only refer to what is false. Careless may also refer to what is true but should not be said at the moment, should not be said in that occasion, or should never be said at all. Careless pa rin yun. Salita na pwede mong magamit ang mas magandang korte, tas binibitawan mo sa mas pangit na korte ng pananalita, it's still carelessness, and we will be responsible for hurting people's feelings. Kahit totoo, nakakapagparumi ng espiritu ang mga salita na binibitiwan ng wala sa lugar, o kaya ni hindi dapat bitiwan. When people gossip, people, reputation, and feelings are damaged. Therefore, God is offended. Mahal ng Diyos ang bawat tao. Kahit yung taong nagkamali, nadapa, nagkasala. Kahit ang tao na matigas ang ulo. Kahit ang taong paulit-ulit na nagkakamali, mahal pa rin yun ng Diyos. At para yan pag-usapan, husgahan, hatulan, yan ay dinaramdam pa rin ng Diyos. At lalo naman yung dinaramdam kung ang humahatol, nag-uusap, at sumasakit sa kalooban nung nagkakamali, eh, supposedly, mga anak ng Diyos, mga Kristiyano who should know better. Nagiging doble ang krimen. Kung may pinag-uusapang masamang tao, tas ang nag-uusap, supposedly, yung mabubuting tao, kung may mabuti nga. Kaya dapat nating tinitingnan ang ganitong mga bagay. Hindi tayo pwedeng manakit ng kapwa na hindi nasasaktan ng Diyos, sapagkat mahal niya ang bawat tao.